Hello mga palangga. Mga palangga, nandito na naman ako. Ay ngayon ang ating pag-uusapan ay ating pagluluto ng torta cupcake. Kasi yan ang uso, yung mga cupcake na pang party. So pwede itong pang negosyo mga palangga na masarap. Kakaiba siyang lasa sa normal na cupcake kasi yung timpla natin is torta. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ating ingredients. 10 egg yolks, 1/4 cup of cooking oil, any kind of cooking oil, basta wag lang yung, parati kong sinasabi, wag lang yung olivin oil. So, 1 cup pineapple juice, 1 cup sugar, 1/2 cup melted butter, 3/4 cups of milk and 1 can condensed milk. Tapos yung harina natin is 3 cups. Tapos hinaluan ko na ito ng 1 tablespoon of baking powder and pinch of salt. So ito na, umpisahan na natin mga palangga. So unahin natin yung egg yolks. And then, yung sugar. So, ayan na yung egg yolk natin at saka sugar. So, ibit lang natin ng sandali. Sandali lang ang pagbit mga palangga. So, sandali lang ibit natin. Tapos, lahat ng ingredients na with, ihalo na natin. Pineapple juice, melted butter, cooking oil, milk, condensed milk, at saka patakan natin ng vanilla syrup. So, ayan. I-mix na natin ito. I-beat lang natin ng sandali. So, ayan na mga palangga, binibit na natin yung ating wheat ingredients. So, ngayon, ilalagay naman natin yung harina at saka yung mix na ito ng harina, baking powder at saka yung pinch of salt. So, lang natin to mga palangga. Ay, hatiin lang natin, tapos i-mix natin. Tapos, ibit natin sandali. So, and then, ilagay natin yung rest. Ayan, ilagay na natin lahat. Salain nyo yung harina, mga palangga. So, ayan. Habang nagmi-mix tayo dito, mga palangga, is iniinit na natin yung ating oven ng 185 degrees Celsius. Ayan, yung Fahrenheit niya, mga palangga, 185. Ayan. So, imimix na natin to until makuha natin yung texture. So, ayan na mga palangga, ibit na natin hanggang tapos na nating ibit mga palangga, hahaluin na natin para ma-mix talaga. So ganito dapat mga palangga ha.
hindi siya ganong ma ano mabasa. So kung sa tingin niyo mga palangga, tips ko pag gagawa kayo ng mga ganito, tingnan niyo pag sa tingin niyo na basang-basa siya, dagdagan niyo ng kunting harina. Kasi minsan kasi yung iba kasi minsan pag nagme-measure ng half cup, halimbawa yung wala ka talagang exact measuring, yun lang mano-mano na cup, minsan kasi maparami. So sa pag ano na siya, minimix na siya lahat, minsan mabasa. So dapat ganito ang texture niya, kasi pag basang-basa yan mga palangga, yung cupcake o torta nyo is huhulpa. So ganyan yan mga palangga. So ayan na, mix na, ilalagay na natin sa ating lalagyan. So mga palangga, itatransfer ko siya dito para madali siyang ilagay. So tingnan nyo yung texture mga palangga, ayan o. Dapat ganyan siya mga palangga yung texture ha, na hindi siya basa. So ganito yan siya mga palangga. Mayroon kasi kayong mabibili na hindi na kailangan ng form kasi matigas na siya. So kung pang business talaga mga palangga, mas maganda, di ba? Mura lang yung mga ganito. So pag pang business, kasi hindi siya ganong malaki, hindi din siya ganong maliit. So perfect talaga ito pang business mga palangga. So ganyan, pag maglagay tayo nito, huwag masyadong puno kasi aalsa pa kasi yan. So ang ilalagay lang natin is lamang lang ng half. So ito na mga palangga. So ilalagay na natin, dapat ganito lang siya karami. Huwag niyong punuin kasi aalsa pa kasi siya. So 20 to 25 minutes siya. Tingnan niyo kung mag-brown na siya. So later mga palangga, isalang muna natin. So mga palangga, after mga 10 minutes mga palangga, optional na lang naman ito. Pwede niyong lagyan ng raisin doon sa itaas para mayroon siyang decoration. So parang lagyan, kasi ako parang dagdag sa mataba. So ito after 10 minutes lalagyan ko sa ibabaw, kasi kung i-direct mo siyang ilagay nung basa pa, syempre lulubog siya. So kailangan mo muna natin siyang tumuyo ng konti. So lagyan na natin 'yon. So mayroon pa tayong ibang form mga palangga until hinihintay kasi natin yung maluto mga palangga. So lalagyan natin yung ibang form. So mga palangga, after 20 minutes, 25, depende yan sa oven nyo, ito na siya. So hayaan muna natin siyang i-cool down para mamaya lagyan natin ng margarine and sugar. So tingnan nyo guys, tingnan nyo mga palangga. So tingnan niyo siya yung, 'di ba? Elegant na elegant yung hitsura niya. So hayaan na nating i-cool down natin 'to para lagyan natin ng asukal. So ayan mga palangga, nagpo-cool down na siya. So lalagyan natin ng margarine. Kasi mga palangga, ito hindi ko siya ipino-promote pero mas mabango kasi yung star margarine mga palangga kaysa butter. Kasi may butter na siya hinalo, so mas maganda kasi siya kaysa ano. So kung margarine kasi siya, maganda. So ayan, tingnan nyo. So igaganon nyo lang sa sugar. So ayan na siya ang hitsura. So ito na siya mga palangga. So tingnan niyo mga palangga, perfect yung laki niya, di ba? So para lang siyang cupcake, at tingnan niyo yung ano niya, lalagyan. Hindi mo na kailangan ng ano, cupcake form. Ito lang siya kasi matigas 'to na yung parang papel na form. So pwede lang ito. So di ba mas ano siya, at saka mga palangga, maganda ito sa business. Kasi mga palangga, affordable siya kasi maliit lang nga siya. Cupcake size lang siya. So kailangan, 'di ba perfect pang negosyo?
Ang ganda pa ng hitsura. Kasi 'di ba pag yung magpa-party, 'di ba yung torta malaki, hinahati-hati pa yan bago iserve. So ito, ang ganda niyang iserve kasi parang torta lang, ay parang cupcake lang siya yung hitsura. Pero ang lasa niya is torta. So napakamalinamnam. So ayan siya mga palangga, 'di ba? So ano pang hinihintay niyo mga palangga? Dagdag pang kabuhayan din ito. So subok-subok na. So ayan mga palangga, kung nagustuhan niyo ito, huwag niyo naman kalimutan yung aking channel, subscribe niyo naman ako at saka share and likes at saka huwag niyo kalimutan yung hit the button para malaman niyo updated yung every ganap ng buhay ko. So ayan na tayo ngayon mga palangga ang ating pagluluto ng torta a la cupcake. So ayan na tayo mga palangga. Bye-bye. Please don't forget to like and share and subscribe mga palangga. Bye-bye.